Kamusta? 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 Welcome naman sa isang episode ng Pinoy Toy Reviews. Ngayon ipag-usapan natin ang bagong-bagong mini action series number 2, Voltes 5! Mula sa Action Toys. Now, disclaimer lang para sa ating mga nanonood ng video na ang video nito ay hindi intended for kids. Makikita nyo naman na age 18 and above itong hinahawakan natin at hindi ito ordinaryong toy, ito ay isang collectible. Now, here's a quick look of the box. It's Voltes 5 Mini Action Series number 2 from Action Toys in the front. Mini Action. And then here's Voltes 5. And different poses of Voltes 5 and Volt Cruiser, Volt Panzer, Volt Bomber, Volt Frigate, and Volt Lander. Bottom and on the top. Number 2, Voltes 5. The most iconic pop culture robot sa mga Pinoy. Yes, ano pang hinintay natin? Buksan na natin! So, out of the box, makikita natin ang mini action figure Voltes 5. Meron siyang kasamang maling instructions or manual. And yung mga spaceships or si Voltes 5 mismo. Mini action figure as in mini talaga. Medyo maliit talaga siya. Hindi siya nagbibiro. So, meron siyang plastic tray na kasama. So, pwede natin buksan kagad. So, 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos meron siyang 3 extra pairs of hands. And yung kanyang laser sword. So, right off the box, makikita nyo ang mini figure na Voltes 5. Volt Cruiser, Volt Bomber, Volt Panzer, Volt Frigate, and Volt Lander. At kasama syempre yung kanyang extra pairs of hands and ang laser sword. So, para ma-transform si Voltes 5, kailangan muna nating i-transform ang bawat spaceship sa kanilang Volt in mode. So, unahin natin yung Volt Cruiser. So Volt Cruiser, same as the anime, twist mo lang siya. Like that. Tapos lalabas yung maliit na ball joint. Ayun o. So, may ball joint siya dun. Tapos ganyan lang. Medyo konting ingat. Dahil all plastic ang material nito. Medyo may kaliitan siya talaga. So, para naman sa Volt Bomber, push mo lang to paloob. Tapos ilalabas mo to. Like that. And like that. Tapos ito naman, mayroon siyang parang hook. So, balik mo siya sa likod niya. Tapos tatago na siya. Yun yung pagkakagawa niya. Ganun din sa kabila. So, hook mo lang. And then push down. Para matago ng bahagya. At para naman sa Volt Panzer. So, eto nagagalaw siya. Tapos nabubukas din yung claw. Pero mahirap, medyo mas higpit. Tapos nilalabas mo rin siya. Ayan, parang ganyan. So, pareho sila namumove. Katulad talaga niya sa anime and close to the Soul of Chogokin in terms of gimmick and articulation. Balik lang natin. Tapos, iaangat natin to. And then push.
At ulit natin sa kabila. And then push. And then papasok lang natin to, push lang natin paloob. Tapos itong sa chest niya natatanggal din. Dahil para pag nilabas, ginamit niya ng laser sword niya, ganun naman talaga. So, clip lang siya. Para naman sa bolt frigate. So, twist mo lang to. Pasok mo lang, ganyan. Tapos itong antena niya, yung dalawang antena niya, push mo lang paloob. Suggestion ko dito mo i-push. Huwag dito kasi baka mabali. Plastic kasi. Tapos push mo lang din to. Pasok. And that's it. Para naman sa bolt lander. Sa bolt lander, maganda siya dahil alintulad niya talaga yung sa anime and sa Soul of Chugokin. Meron talaga siyang antena. Pero konting ingat din. Yan yung antena niya. Iba natin. Tapos pag pinush mo ito dito, lalabas yung drill niya. Yan. Pareho yan. May drill. Lander drill. Bolt lander drill. Okay. Push mo lang. Okay. So from there, pwede na nating i-bolt in si Voltus 5. So para gawin yun, nahin natin yung bolt bomber and bolt panzer. So papasok lang natin siya. Push mo siya like that. Okay, lapat naman siya. Tapos, tsaka natin ipasok si bolt cruiser. Pasok lang natin siya. Push mo lang pababa. Okay. That's it. Tibay siya. Tapos, si bolt frigate. Pasok lang din natin. Tulad sa anime, ganun din siya. That's it. Tapos, bolt lander. Titwist lang natin to. Push natin pababa, sabay twist like that. Tapos tsaka babalik. Push pababa. And then, baba siya, tapos tsaka mo siya iikot, sabay push back. So, pwede mo na ipasok yung bolt lander. So, okay naman. Tight fit naman siya. Sa kabila, ganun din. And that's it. Ihilain lang natin to pababa tulad ng anime. That sa bila, ganun din. Tapos pwede natin ipasok yung hands. So meron siyang ball joint. Tama, pasok mo lang siya dyan. So ganun din sa kabila, pasok lang natin yung kamay ni Voltus 5. Pupush mo lang siya may ball joint. That's it. So, isa lang ang weapon ni Voltus 5 and that is the laser sword. So, ipapasok mo lang siya, kanyang kamay, and tight fit naman siya. Okay naman. Now, the figure stands around close to 6 inches in height. And for scale comparison, here's the side-by-side scale comparison with SRC Mazinger Z. And the recently released Mini Deformed Series Voltus 5 from Action Toys. So, malaki lang siya ng konti sa tatlo. In terms of articulation, meron siyang movement side to side from sa head pero limited dahil sa kanyang spaceship cruiser. Sa shoulders, may ikot mo siya. 360 degrees. May angat mo rin side to side ng hanggang ganyan. Oops, hanggang ganyan. Which is nice. And sa elbow, mabibend mo siya ng hanggang ganyan dahil double jointed elbow siya. So, race, meron motion, may ball joint dyan, so okay. Wala siyang articulation sa kanyang waist, legs, may extend mo siya pababa hanggang ganyan. Pero medyo weird.
pero may angat mo siya hanggang ganyan, forward and backward. May lalayo mo rin siya. Konti siyang pivot dito. Bibend mo siya hanggang ganyan. Mai-move mo din pala yung kanyang arm from side to side here. Now the big question is, may re-recommend ka ba ang figure na ito? Paniguradong magugustuhan ng mga Voltes 5 fans ang figure na ito dahil highly poseable siya at very detailed ang pagkakagawa sa kanya. Although konting ingat sa mga parts na nabanggit ko kanina dahil may tendencying may mabali sa kanya dahil all plastic ang materials niya. On that note, salamat sa panonood at kung nagustuhan niyo ang video na ito ay paki-like and share niyo naman sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe sa channel ko ay mag-subscribe na kayo para update kayo sa mga uploads ko. Hanggang sa muli, ito po si Mike para Pinoy Toy Reviews.